Hello everyone! For today's video po, paano ba makakuha ng educational assistant mula sa DSWD? So guys, disclaimer muna tayo na lahat ng babanggitin ko dito sa ating video ay base lang po kung ano ang inilabas ng DSWD tungkol po dito sa Educational Assistant Program at hindi po ako empleyado ng DSWD. Bago po tayo magsimula guys, don't forget to subscribe and also click the notification bell para updated po kayo sa mga susunod na videos tungkol po sa mga ganitong bagay. And of course, this channel is focused more on tutorial videos, helpful tips, and important information. Paano makakuha ng educational assistant mula sa DSWD? Para sa mga nais mag-apply ng educational assistant mula sa DSWD, narito ang proseso para sa registration ng DSWD Field Office 4A upang maging maayos ang sistema at maiwasan ang pag-ipon ng maraming tao sa mga opisina ng DSWD. Una guys, mag-registered gamit ang link. So ilalagay ko na lang dyan guys sa description yung link ng registration para sa educational assistant or ilalagay ko din dyan sa comment section. Yun nga, mag-registered gamit ang link or QR code na nasa baba and makikita nyo dito sa may ano natin na may QR code. So i-scan po natin yan. Siguraduhin tama ang mga detalye lalong-lalo na ang cellphone number. Kung saan makakatanggap kayo ng update sa inyong registration. Padalawa, hintayin ang text message mula sa DSWD Field Office Region 4A para sa confirmation ng inyong registration at schedule at lokasyon ng inyong assessment. So guys, huwag po muna agad kayong pupunta ha hanggat wala po tayong natatanggap na text message mula sa DSWD kasi yung iba ang ginagawa ay after mag-registered ay pumupunta na agad mismo doon sa office ng DSWD pero wala naman silang maipakitang confirmation text message. Kaya guys, wait for the confirmation text guys kasi bibigyan kayo ng schedule or kung saan kayo pupunta para makuha yung educational assistant. Huwag po tayong pasaway ha. So next, tumungo sa lokasyon at schedule ng assessment na nakasaad sa text message na matatanggap. Ayan. Pang-apat guys ay magdala ng valid ID at mga requirements na nakalista sa text message. So paalala, ang prosesong ito ay para sa mga taga Calabarzon, Cavite, Laguna, Rizal, Batangas at Quezon lamang. Ayan guys, so inuna nila ang Calabarzon. Ang pagpa-registered sa link na ito ay hindi nangangahulugan na automatikong pagtanggap ng educational assistant. Ang prosesong ito ay para sa scheduling ng assessment ng mga social worker na DSWD. So yun guys, ganun po ang pag-apply ng ating educational assistant mula sa DSWD. Sana po ay nasabi ko ng ayos at klaro po sa ating lahat. And guys, yung pong para sa mga magwa-walk-in ay pupunta po kayo sa mismong main branch ng ating DSWD dito po sa DSWD Central Office or Field Office. For more concern guys, pwede po kayong mag-message sa kanilang official Facebook page. I-follow nyo na rin and of course, i-like nyo na rin para updated kayo sa mga new updates nila regarding po sa educational assistant program nila. Yun lang po guys at I hope nakatulong po itong video natin ngayon. And please don't forget to like, share this video and of course, mag-comment lang kayo dyan guys kung ano po yung ating katanungan at susubukan po natin yung sagutin. And of course, comment lang po kayo dyan kung ano po yung gusto nyong content na i-share natin dito sa ating channel. And of course, don't forget to subscribe and click the notification bell for more upcoming new videos dito po sa ating channel. And salamat po sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. And of course, ito pong video natin na ito ay malaking tulong para sa ating mga magulang, para sa ating mga anak. Ayan. So, ako po muli ang inyong lingkod. I'm Ate Angie. Keep safe to everyone. And see you all guys on my next video. Ingat po!